Hello guys, welcome back. So today, pag-aaralan natin kung paano ba mag-divide ng mga malalaking numero. So dito, meron tayong halimbawa na 2,356 divided by 20. So according to the answer, that is 117.8. So paano ba yan gawin? Paano ba yan i-calculate? So dito guys, gagamit tayo ng long division method. Well guys, ito yung tinatawag natin na long division method. So yung gagawin lang natin dito guys is i-divide natin ito isa-isa. So ano ba yung unang dapat gawin? So dito guys, so 20. So dito tayo guys, from left to right tayo magdi-divide. So i-divide natin tong 2,356 by 20. So nakikita nyo guys, for 2, for the first digit that is 2. So of course, 2 cannot be divided by 20. So let's proceed to the second digit, then observe. So observahan natin guys, kung yung second digit is pwede na bang i-divide sa 20 or mas malaki na ba siya kaysa 20. So yun guys, mas malaki na ba siya kaysa ating divisor. So obviously, 23 is mas malaki na siya sa 20. Now ngayon, paano yan i-divide? So tanong, 23 divided by 20. Ang tanong yan guys is, ilang 20 ba ang nasa 23? So alam natin na isa lang, no? Kasi yung kasunod is 3. So lagay natin dito 1. So may to say 23 divided by 20, possible of 1. Okay, next, ibalik natin using multiplication. 1 times 20, so lagay natin dito 20. And after that one, just subtract. So subtract natin, so yung matitira is 3. Now bring down natin tong 5 at saka 6. Okay? Then after, balik naman tayo sa division. So 356 divided by 20. So as you notice, medyo malaki pa na i-divide yung 356 kay 20. So dito muna tayo sa 2 digits. Anyway, si 35 is mas malaki siya kay 20. So okay na. So 35 divided by 20. So ilang 20 ba ang nasa 35? So still that is 1. Right? So may isang 20 tayo na makukuha sa number na 35. Okay, after that one, balik na naman. 1 times 20, that is 20. Then subtract. So ganun lang guys, subtract. 35 minus 20, so that is 15, right? 15. Now, bring down 6. Okay? Dito guys, kahit mag-proceed tayo sa second digit, okay, 15 divided 20 cannot be because mas na naging maliit na yung dividend natin kaysa sa divisor natin. So yung gagawin natin, proceed tayo sa 156. Well guys, pagka malaki na yung number na i-divide natin, para hindi kayo mahirapan, maggawa muna tayo ng ganito guys, okay? So paano ba ito gawin? So ganito lang yun guys, maglagay ka dyan ng 1 to 10 or 1 to 8 is up to you guys hanggang maabot mo yung yung number na malapit sa 156. Kasi for example, meron tayo dito 1 times 20, di ba 20, 2 times 20, 40, and so on and so forth, 3 times 20, 60, 4 times 20 is 480, until, so dito ako minto guys, sa 8 times 20, that is 160, because 7 times 20 is 140. So meaning to say, in this 156 is not exactly divisible by 20. So in between dito guys, sa 146 to 160. So it means dito tayo sa baba kukuha. Pwede tayong kumuha ng 140. So mean to say, sa 156 meron tayong possible of 7. So lagay natin dito guys, so 156 divided by 20, that is possible of 7. So meaning to say, 7 lang yung possible na makukuha natin sa 156, or merong 7 na 20 sa 156. Then balik na naman tayo, 7 times 20. So yun guys, makikita na natin dito yung product na 140. So that is 140. Then underline again, then subtract. Now 156 minus 140, well that is 16. So meron tayong 16 dito. Ngayon guys, wala na tayong mabibring down, di ba? So anong gagawin natin? Tsaka aside from that, si 16 is lesser na kang divisor, which is 20. So proceed na tayo. Ibig sabihin guys, kung wala na tayong makukuha ditong number para idagdag dito, we are proceeding na sa decimal places. So maglagay lang ng point dito, tsaka magdagdag ng 0 dito to represent another 3 digits number. So we have here 160 divided by 30. So again, so we have here, no? Nakikita na natin dito. Ang 160 ay meron tayong 8 20. So it means 8 times 20 equals 160. Ang ibig sabihin niyan, meron tayong 8 20s sa 160. So meaning to say, we have to write here 8. Then balik, 8 times 20, that is 160. So yun guys, yung mangyayari is 0 na siya, di ba? Pag i-subtract natin. So meaning to say, tapos na yung division, long division natin. So yung final answer natin is yung huling numero na malalagay diyan sa ibabaw. So by the way guys, if ever na hindi ito matatapos, it means lang yung number natin is irrational, non-repeating and non-terminating. At kung pabalik-balik naman yung number, say for example, ulit-ulit tsaka yung number na malalagay dito is puro lang 8, it means yung number natin is repeating number. So yun lang guys, I hope you learned something about this long division. I know some of us ay nakakalimutan na natin kung paano gawin ito, right? So hopefully na makakatulong tong video na to para ma-review yung division skills natin. Ayan, paki-like naman ng video na to if you like this video.